Hello, good morning mga Kamitsu. Ito po si Agent Colson at welcome back to my YouTube channel, Agent Colson Vlog. So, today's video or topic natin ngayon, syempre walang katapusang car loan application. Dahil nga ho, real talk tayo Kamitsu. Marami na hong nadi-decline, marami na hong hindi na po process at marami na rin hong hindi na pagbibigyan no, ng panahon no, sa makakuha ng car loan. Dahil nga ho, meron tayong pandemic ngayon, no? Meron na tayong hindi inaasahan na nangyari itong year 2020. Actually, ang dami-dami mga Kamitsu, eh. Nandiyan na yung Taal. So, lahat naapektuhan yung business o yung mga trabaho natin. So, kailangan natin i-discuss yun. But of course, may good news pa rin dahil may na-approve naman mga Kamitsu. Yun nga lang, may mga detalyado tayong i-discuss kung paano natin gagawin. At kailangan ko po rin ang tulong nyo. Hindi lang po yung sa agent ninyo. Dahil ang unang-una dyan, yung tiwala. So, kailangan ikwento nyo ho lahat ng financial or personal ano nyo eh. Kung pwede, sana pagkatiwalaan nyo kami regarding sa mga alam nyo makaka-apekto no, para ma-decline ng mga application natin. So kailangan niyo i-discuss sa akin 'yan at mapag-usapan natin. So, see you. So, mga Kamitsu, umpisahan natin no sa unang-una. Siyempre, some of you naghahanap, nag-i-inquire sa mga Facebook page, even sa YouTube. So, sa ngayon, I'm happy na nangyari sa atin during nagkaroon ng lockdown, no, nag-YouTube na ako mga Kamitsu. So, kung yung mga kaibigan ko noon pa bago ako mag-YouTube, makikita naman nila yung mga nare-release ko. So, ngayon, happy ako dahil marami po akong napa-approve o nabigyan ng sasakyan kahit na pandemic. So hello mga Kamitsu, welcome back ulit. Malis lang kasi ako kanina. Sinama ko si Mrs. No, mga Kamitsu sa Manila Doctors. So ngayon pag-usapan natin no, yung nangyayari sa car loan ngayon. No? So pagsama-samahin ko na to. Actually hindi ko na nga alam kung ano yung itatitle ko rito. Pero syempre pag-usapan natin is all about car loan. Yun na lang po. So kung makikita nyo dahil nga sa marami na nangyari, nandiyan pa rin si pandemic. Pero ang good news, bumabalik na. No? Kasi nung lockdown napakahirap, then ngayon mga few months ago umu-okay na ang approval natin, then ngayon bumabalik na sila. Yun nga lang, may mga kailangan tayong sundin na mga Kamitsu. Hindi ito tulad dun dati na details, ID, okay na, ngayon hindi na po mga Kamitsu. So pag-usapan natin kung bakit minsan nadi-decline tayo o minsan nadi-delay, yung mga sagabal no, sa car loan mga Kamitsu. So unahin natin dyan sa umpisa pa lang sa application form no, meron ako listahan Kamitsu kasi ayokong himakalimutan ako. So sa application form pa lang make it sure mga Kamitsu na yung spelling natin is tama kasi kung ano po yung nilagay nyo ron yun din po yung susundin namin mga Kamitsu kasi tinatransfer namin yan. So mahalaga ho yung spelling yan mga Kamitsu. And then, yung susunod dyan is yung contact number. So, minsan, mayroon pagkakamali rin dyan. Kaya minsan, hindi natatawagan. So, ang banko, once na hindi kayo tinatawagan, ilalagay nila dun sa report nila, unattended. O kaya, wala talaga. No? Kumbaga, scam. Isipin ng mga banko. So, hindi interneta, hindi, di ba? Kasi may error eh. So, yun ang mahalaga. So, yung number nyo, importante po yan. And of course, yung best time to call. So, minsan hindi natin nadi-discuss yan, mga Kamitsu na. Tatawag sila eh. So, once na tumawag sila at hindi kayo available, i-decline nila yan, mga Kamitsu. Kaya, so, pero mag-a-apply kayo, sabihin nyo sa akin kung anong oras kayo pwede. Na? Para kasi minsan may mga ganun eh. Mas lalo yung mga nag-duty sa hospital. Diba? Hindi naman pwedeng lahawak-hawak na yung telepono. Nasa delivery room siya. So, merong mga ganun mga Kamitsu na kailangan na sabihin niyo yung best time to call mga Kamitsu. Then, yung susunod dyan yung pangalan nyo, you know, yung junior, senior, may mga ganun. So, kailangan lagyan nyo kung di second kayo, di third,
kailangan kompleto, Kamitsu. And then, kung mapapansin nyo, kailangan na rin ng co-maker ngayon. So ngayon, kung dalawa kayong magkapatid, kung meron kayong married na kayong dalawa, better included, include nyo na rin po yung pangalan, full name ng asawa nyo, saka birthday lang. No? Yun lang naman ang info. Pero kung kayong dalawang magkapatid, kailangan kompleto yung details. So yun yung isa sa mga hit ko. Then of course, sabihin nyo na rin sa HR ninyo about yung gagawin ninyo na magka-car loan kayo. Siyempre, hindi naman yung minsan tao lang din yun, wala sa mood, tinawagan nyo yun, hindi pala pwedeng, di ba? Yung ayaw nilang makialam minsan eh, mga kamitsu eh, sa yung mga loan, no? Mga utang-utang na ganyan. Ayaw nilang madama eh, yun. So, kailangan yung sabihan nyo, bouncer. Kasi, I'm planning to have car loan. I mean, eh, kailangan ko ngayon, alam nyo naman yung trabaho natin. Yun. So, malalaman naman nila. Para at least may karapatan din silang malaman. Hindi yung mabibigla na lang, kakarlon ako. Huh? Sino, ano yan? Siyempre mag-iisip sila. So, mas maganda na yung expected nila, mga Kamitsu. Then, of course, yung mga address, mga Kamitsu. Kaya minsan natatagalan tayo. So, minsan gabi nyo na ipasa. Hindi ko nabasa. Kinabukasan pa ng umaga or hapon na. So, ang kailangan doon, Kamitsu, full address. Kung may number ka, lagay mo, kuwari 1962, o diba, De La Paz Street, Manila, mga ganon mga Kamitsu, kompleto, hindi yung Metro Manila. Ay, wala akong mangyayari sa atin, paano yan isisi, hindi yan ipoprocess ng bangko. So, next natin mga Kamitsu, yung requirements. Regarding sa requirements, siyempre mahaba eh. So, nandiyan dyan sa description sa baba, kung sino yung mga ano, nandiyan dyan, panoorin nyo. Kung empleyado ka, nandiyan yung requirements mo. Pagka OFW ka or seaman, even ang vendors, meron niya Kamitsu. May video dyan ako sa baba. So, pwede yan, mga vendors, no? Meron din kayong requirements dyan. May pag-asa kayo sa car loan na sinagawa ko na yung Kamitsu. Then, of course, kung business owners ka, no? Kailangan din yan. Nandiyan dyan din sa baba yung kailangan na requirements. So, yun lang naman po yung mga requirements. So, hindi ko na kasi kailangan i-summary kasi haba yung video. Siyempre alam ko busy rin kayo. So basahin nyo na lang. Ay panoorin nyo na lang sa baba. Nandiyan dyan sa description. Then of course yung pagdating sa bahay, yung mga panig-CI na yan. So siyempre, maghahanap yan ng parking ninyo. Eh kung nakita nyo yung bahay nyo tapos biglang kalsada na kagad. So medyo medyo hindi magandang tignan yun. Siyempre, utang pa yung sasakyan. Kung cash okay lang eh. Pero kapag yung inuutang natin yung sasakyan, siyempre mag-iisip na naman yung bangko. Yung saan nilalagay yun, baka ano. So make it sure na maganda yung sasabit ko dyan. So meron kayong kanya-kanyang istorya about dyan. At hindi ko kailangan i-public kung ano yung sasabihin ninyo, mga Kamitsu. Kaya mahalaga po, tawagan nyo ako. Nandiyan dyan din po yung messenger ko sa baba. Sa description kasi iba-iba ang istorya nyo. So kayo ko kayong tulungan dyan kung ano yung mga isasagot nyo. Then of course yung nag-rent ka lang sa bahay, nilagay natin sa'yo yung bahay. Okay lang kung kung renting ka lang, no? Pero pwede natin enhance eh. Hindi ka naman renting eh, kasi nangingitira ka lang sa kamag-anak mo. O hindi, ilagay natin dyan living with family. Hindi naman ikaw yung nag-rent, hindi naman sinabing renting ka ba? Hindi eh. So, living with family para at least ma-interview rin yung mga kapit, mga kasama mo. May mga trabaho yan. So, yung expenses, lumiliit Kamitsu. Yun yung importante, kaya tinatanong yun. The more na maliit ang expenses nyo, the more na mas malaki yung kita nyo. Hindi na babawasan. So, mag-iisip ang banko yan, sasakyo, mababayaran ito. So, yung mga additional expenses, tubig, mga kuryente, internet, yung mga yan, mga Kamitsu, tatanungin din yan. So, importante rin na kung pinaplano kayo ngayon, huwag muna kayo masyadong gumamit ng tubig. Diba? Okay, magtipid-tipid kayo. Huwag muna maligo. Parang maliit yung expense nyo. Yung susunod na monthly, babamura. 150 na lang. Diba? So, yung po yung tip ko. Tipid-tipid muna pag may time. Then, yung mga anak ninyo.
kayo nagpapaaral. Tinatanong niya kung saan nag-aaral, kung private school ba yan or public, may ganyan Kamitsu. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan niyo akong kausapin na para turuan ko kayo dyan, mga Kamitsu. Hindi ko pwedeng i-public yan dahil iba-ibang story niyo. Yun lang masasabi ko today. Then of course, yung monthly amortization ng housing loan nyo. So usually, subdivision yan. 2 years ka pa lang dyan, di ba? So, kung sasabihin mong own mo yon, medyo delikado ka kasi alam nila yan na meron ka monthly amortization. So, ituturuan ko rin kayo dyan mga Kamitsu kung paano kayo sasagot sa mga CI ninyo. So, ngayon ganun na lang mga Kamitsu. Kaya, kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo at kung luma, mag-share po kayo. At meron akong shoutout sa darating na 5,000 subscribers. Meron po tayong paraffle draw ng isang Adidas. Ayan po, yan po yung Adidas na yan. So, ipamimigay natin yan, paparaffle natin yan. Magla-live ako pagdating ng 5,000 subscribers. At continuous yan sa 10,000 subscribers. Dalawang rubber shoes din po yun. So, ano po ang mechanics? Unang-una, i-like nyo po yung page ko, Mitsubishi All-In Promos. I-like nyo rin po yung isang page ko na Agent Calls and Vlog. Then mag-subscribe po kayo dito sa aking channel, sa YouTube channel, Agent Calls and Vlog. At dito sa video, at kung saan pang video ang mapapanood ninyo, mag-comment lang po kayo. Lagyan nyo ng hashtag Kamitsu, hashtag Mitsu Otis, hashtag Agent Calls and Vlog. So, yung tatlong hashtag yan. So, mamili na lang kayo kung anong hashtag ang gagamitin nyo. Pwede po. Para konti lang naman yung mga itatype nyo. So, ganyan na lang Kamitsu. Sana nakatulong to. See you. Parami ng parami ang na-approve natin. Thank you.